Hello, good morning. This is my second vlog today. Pagkatapos pag-usapan yung klase ng sabon, ay punta tayo sa mga toothpaste. Yan, mayroon ritong top 10 best toothpaste in the Philippines 2024. O, lalo na ito sa mga Pinoy. Anong mga ginagamit natin? Pero ang alam ko lang, lalo na pag umaga bago maligo, dalawang beses ako nagtoothbrush at inuuna ko yung dila ko. I mean, not inuuna, isinasama ko pagkatapos ko mag-brush ng ipin ko ang dila ko. Hindi lang toothpaste, tang paste pa. Ano ko yan, nagaya ko yan sa wife ko. Nagtataka ko bakit mabango yung kanyang hininga. Sabi niya dalawang beses ka mag-toothpaste. So pag-uusapan natin ngayon dahil bawat sambahayan halos may toothpaste. Noon lang nung nag-aaral ako, yung tinatawag na bunga, yan yung nganga, ginagamit sa pagkatapos mo magnganga, iaano sa ipin. Sa aming magkakapatid, ang pinakamagandang ipin ay ang kapatid kong si Pants. Hi Pants, shout out sa'yo. Pag-uusapan natin top 10 best toothpaste in the Philippines. Pero bago yan, ano ko muna ang Iglesia ni Cristo, i-add ko muna. Nakikita na ngayon ang kahirapan ng sanlibutan, maging ang mga kapatid dahil nandito pa sa sanlibutan, kasama sila sa mga nakakaranas ng kahirapan. So, dumadating ng mga taggutom, yan problema sa bigas. Ang ipinangako ng presidente natin, magiging 20 pesos ang bigas, pero nagbebenta na ngayon ng 29 ang bigas sa NFA. Ayan, ano bang number 10 na Sensodyne? Ay, by the way, sorry na aligaga ko. Sa yung kahirapan, kailangan pumasok kayo sa Iglesia ni Cristo kasi ang Diyos ang pinakamayaman na nagbibigay ng magandang kabuhayan. Ako, nakaranas ako na naglalakad na lang ako para sumamba nung inaayos yung kapilya natin dito sa Diparo. Naglalakad ako roon sa bayan ng Novaliches para sumamba. Madalas kasama ko ang aking pamilya. At tumitingin ako sa baba, hindi dahil may tinitingnan ako na baka may mapakan po ako ng dumi ng mga hayop. Pero tumitingin ako sa baba dahil baka makapulot ako ng sintimo o piso man lang pang handog sa Diyos. Yan ang ano. Kaya ngayon, masaya na tayo na naghahandog ng mga grasya ng Diyos na dahil sa kanyang mga pagpapala. May negosyo na tayo sa paper and metal scrap buying or trading. Bumibili kami ng mga papel, bakal. Tawag lang po kayo sa 0939-555-4382. Para ako ang mag ano sa inyo, kung may deliver kayo Visayas, Mindanao by ship o shipping. Punta lang kayo sa Togo at pahiramin kayo ng container van para ibiyahe po ninyo sa warehouse natin dito sa Quezon City.
ang inyong mga scrap na papel o bakal. Kung ang inyong bakal dito sa Metro Manila naman ay makakaabot ng 5 tonelada, hahakutin po natin yan ng libre ang Transportify o Tracking Service. Para sa inyo po yan. At ngayon mayroon kaming promo na share back or dividends na ibinabalik po namin. Kasi may mga pagkakataon, may mga pagkakataon na pagbili namin sa inyo, pag nag-ano kami ng formal quotation, may mga pagkakataon na pag ipinahakot nyo, tumataas ang papel. Ang papel, ganun lang ang ano, tumataas, bumababa ang presyo. Pero pag tumaas ang presyo, on the way, ibinabalik po namin sa inyo ang share back or dividends. Hindi namin sinasarili ang aming ang kita. Okay? So, dahil kayo ang number one namin na ano, na nag-supply sa amin ng papel at saka bakal, tawag lang po kayo sa number na binigay ko. At sa mga kapatid naman o hindi pa kapatid sa iglesia, sa mga kapatid, huwag tayong magdamot o huwag tayong magdamot na mag-akay. Dahil ang nakasulat at ang iba ay agawin ninyo sila sa apoy. Itong mundo na ito ay susunugin ito ng apoy at asupre. Oo, at gumawa ang Diyos ng bagong bayan, bayang banal, at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Yung mga pangako na yan, hindi yan mapapako. Para yan sa mga sumasampalataya at nakapasok sa loob ng iglesia. Oh, huwag kayong mag-atubili, lumapit po kayo sa aming mga may tungkulin o magtanong po kayo sa mga kapatid kung paano makapasok sa iglesia. Pag-uusapan natin ngayon, tulad ng sinabi ko, ay tungkol sa toothpaste. Maganda po ang ano, ang nag-sisipilyo. Tayo naman ang mga senior citizen, unti-unti nang nalalagas ang mga ipin natin. Huwag natin pabayaan yung mga natitirang ipin natin na sipilyuhan. Okay. Tulad ng tip ko, 2 beses dapat magsipilyo pag bago maligo sa umaga, kung sa umaga ka. Yan. Para maging ugali at bago matulog, pagkagising sa umaga, maliligo, magsipilyo muna. Okay. Tatapik ko na lang kung paano nakakatulong sa atin ang enzyme o ating saliva sa ating kalusugan sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig na maligamgam bago ay pagkatapos na gumising. Okay. Mayroon tayong 10 na best toothpaste in the Philippines as of 2024. Research ko ito, Severin by Severino Abaygar Jr. para sa atin hygiene. Ang number 10 ay Sensodyne. Number 9 is Close Up. Ang Sensodyne, mayroon silang formula na pag mag-toothpaste tayo, hindi natin mararanasan yung pangingilo. At number 9 ay Close Up. Na iinggit ako nung elementary ako, nakakita ko ng Close Up. Usually, ang sikat na Close Up ay pula. Kami wala kaming toothbrush halos, kundi nagmumumog lang pumupunta sa school dahil mahirap ang buhay namin noon. Ang father ko ay farmer at ang mother ko ay dressmaker. So, pag may nakikita ako na nagtoothbrush ng Close Up, ay kinainggitan ko yan. At lumalapit ako pag nagsasalita sila, ang babango ng hininga nila. Oh. Number 8 is Pepsodent. Oh. Malalaman natin kung ano number 1 na toothpaste dito sa Pilipinas. Number 7 is Feisho Peppermint. Feisho
Isusulat ko ito sa YouTube. Click nyo lang ang comments at itap nyo ang Read More para mabasa nyo yung top 10 na sinasabi kong toothpaste sa Pilipinas sa 2024. Number 6 is Max Flair Ceronic Smokers. Para ito sa mga naninigarilyo, mayroong Crinate na Max Flair. Yan ang number 6 na toothpaste natin. At ang number 5 ay whitening, Colgate Triple Action. So may Colgate na Triple Action. Yan. Noon pa yan, ang Colgate sikat na talaga. Pero hindi lang sikat, nakakatulong po sa hygiene po natin para maingatan po ang mga ipin natin. Number 4 is Aqua Fresh Japan. Aqua Fresh po ito ng Japan. Nagagamit natin ito dito sa Pilipinas. Sa mga grocery store, makikita po ninyo katulad ng SM Mall, sa SM Supermarket, kikita po ninyo ang Aqua Fresh Japan. Okay, number 3 is Avon Philippines Whitening Toothpaste. So, gumawa ng Avon ng whitening toothpaste na sa mga grocery store na po. Number 2 is GL Baking Soda Toothpaste. O, GL. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nila ng GL. Pero kung television, LG. Life's good. Okay, bago ko banggitin ang number 1, maaari kaparehong pangalan, pero ang binanggit ko sa una is a triple action. Ito naman ay White Blast. Ano bang number 1 na toothpaste dito sa Pilipinas? Number 1 is Colgate White Blast. Okay. Alam niyo na kung ano, pwede niyo i-google kung magkano mga presyo nila sa mga supermarket. Isama po natin yan sa budget at huwag po natin katamaran ang pag-aalaga ng ating hygiene o ating katawan. Ika nga, from inside out. Malaki ito na pag may kausap tayo na tao, at least maamoy man ang hininga natin, at least nakapag-toothbrush tayo. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayo. Shout out dyan sa lokal ng Hinabangan, kay Laka Mariette, kay Kawaning. At salamat po. Dyan po kami sumasamba noong magbakasyon po kami noong 1985 o 86, at bago kami nakapagtatag ng lokal namin. Ganon din sa Parsanon, ang anak ng Kalbiga na lokal. Ang iyong lingkod ay kinasangkapan po mag-akay at nagkaroon ng lokal sa Kalbiga. Nandyan si ang bunso kong kapatid, si Kaami or Amelia Pasqua, at ang kanyang kabiyak, si Kadante. Sarge, maraming salamat sa iyo. Mabuhay pa kayo dyan. At naniniwala ko na muli po kayong pagpapalain. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mag-subscribe po kayo. At marami tayong matutunan dahil itong vlogging ko sa YouTube para ito sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Ng ating buhay, Lahat ng bahagi. Spiritual, emotional, intelligence, or intellectual, quality of life and finance, yung character life natin, health and fitness. Lahat yan isasama dito sa vlogging na ito. Dahil ito ang aking speech therapy.
Oh. Dahil nagkaroon ako ng silent stroke at nabulol ako, ito ang itinuro sa akin na ng Espiritu Santo na dapat gawin para maibalik ang aking pagsasalita. Oh. Hit the notification bell, by the way, para updated kayo sa bagong upload ko. Bye-bye. Have a nice day. Take charge.